Hello everyone, I am Ian, and today I will teach you how to make an improvised manual rain gauge. You know, it's really easy to do it, especially when you have the materials you'll need. But before that, we have to know the parts of a standard rain gauge. For this specific project, we will use as basis the standard 8-inch manual rain gauge. It has 5 basic parts: the receiving funnel, the calibrated measuring stick, the internal measuring tube, the collecting tube, and the tripod. In comparison, our manual rain gauge will also have 5 basic parts: the receiving funnel, the collecting tube, the external graduated measuring tube, which also means that we will no longer use a calibrated measuring stick to measure the amount of rainfall, and the hose with a brace to direct the flow of the water from the receiving funnel to the collecting tube. And now that we are familiar with the parts of a standard rain gauge and our manual improvised rain gauge, get your pen and paper, for we will now show you the checklist of the materials we'll need to make an improvised rain gauge. Now we are ready to make our improvised manual rain gauge. Handa na ba kayo? For our receiving funnel, kunin ang 1.5 liters soft drinks plastic bottle at ang gagamitin lamang natin dito ay ang upper part cone-shaped portion nito. Gamitin ang isang marker upang markahan ang lugar na kung saan mo ito puputulin. Pagkatapos markahan, gamitin ang scissors o kaya ang cutter upang gupitin kung saan mo ito minarkahan. Siguraduhin na dahan-dahan ang paggupit nito upang hindi kayo masugatan. Meron na tayong isang receiving funnel. Gamit ang isang ruler, siguraduhin na ang opening nito ay may diameter na 95 mm. Para sa hose naman, dapat niyong bilhin ay may butas na mas malaki kesa sa dulo ng receiving funnel upang maipasok ito. Ngunit, pag mas maliit ang butas ng hose, gupitin ang dulo ng hose para maipasok ang receiving funnel. At gamitin ang alambre upang hindi ito mahulog. For the meantime, tanggalin ang receiving funnel mula sa hose. Makikita nyo na hindi straight ang hose. Kunin ang mga metal rods upang gamitin itong brace. Lagyan muna ng tape upang hindi ito mahulog. At gamitin ang mga alambre upang masiguro ang pagkakakabit nito. Kayo po ang bahala kung ilang alambre ang gagamitin para mas maging matibay ito. Ngayon, meron na tayong straight na hose. At pwede na nating ibalik ang receiving funnel. Next, gagawin naman natin ang external measuring tube. Kumuha ng isang bote ng 1 litro ng suka, patis o toyo. At siguraduhin na ang mapipili niyong bote ay may flat na gilid at flat din ang ilalim nito, sapagkat yung ilalim na portion lamang ang kukunin natin. Ngunit, ang kailangan natin upang mamarkahan kung saan ito gugupitin ay ang graduation for an external measuring tube na makukuha mula sa website. Isa lamang po ang kailangan natin, kaya isa lamang po ang gugupitin. Ipatong sa flat na lugar ang bote at ilagay ang graduation upang magsilbi itong guide sa atin kung saan natin mamarkahan ang bote. Ganito po ang magiging itsura niya. Gamit ang isang cutter, dahan-dahang putulin ang bote upang mahiwa ito sa dalawa. At ganito po ang kalalabasan niya. Siguraduhin lamang po na ang opening ng external measuring tube ay may diameter na 85 millimeters at may taas na 110 millimeters. Gamit ang graduation na ginupit natin kanina at ang glue, idikit natin ito sa ating measuring tube. Kaya meron na tayong external graduated measuring tube. Para naman po sa ating collecting tube, mas mainam po na gamitin ang isang timba
o isang galong bote ng tubig upang mas makuha natin ang lahat ng tubig na manggagaling sa ulan, lalo na kapag bumabagyo, upang maiwasan natin ang basta-bastang pag-apaw ng tubig mula sa collecting tube. Ngayon, kumpleto na tayo sa basic parts ng improvised manual rain gauge. Ngayon, ay handa na po tayong i-install ang ating improvised manual rain gauge. Pero bago ang lahat, meron tayong dalawang bagay na dapat tandaan. Una ay ang lokasyon. Ang pangalawa ay ang kung paano natin ito ikakabit. Ito ang isang halimbawa kung paano ito ikabit. Dapat, sa paglagay natin ito sa bubong, ang funnel ay dapat mas mataas kesa sa bubong, kagaya nito. At dapat ay malayo ito sa kahit anumang obstruction, kagaya ng mga puno at electrical wires na nasa ibabaw. At siguraduhin na dapat ang hose ay diretso. Gayon din naman po sa ating receiving funnel. Dapat ito po ay diretso din. At sa pag-ulan, makikita na natin kung paano dumaloy ang tubig sa hose. Lalo na't ito ay isang transparent na hose, makikita natin kung merong bumabara dito na dahon o anumang bagay na nakapasok mula sa receiving funnel. Basta po siguraduhin natin na ang hose na ito ay dire-diretso hanggang sa collecting tube. Ngayon, paano nga ba ang tamang pagsukat ng rainfall? Dapat nating tandaan na ang pagsukat nito ay sa loob ng isang araw na mayroong 24 na oras. Ito ay magsisimula sa 8 a.m. hanggang sa 8 a.m. kinabukasan. Halimbawa, ngayon ay Lunes. Magsisimula tayong magsukat 8 a.m. hanggang sa 8 a.m. ng Tuesday. At ang malilikom natin na tubig sa ating collecting tube ay magkakaroon ng measurement para sa Monday lamang. Ipapaliwanag namin ito mamaya. At ngayon, ay subukan nating pandarin ang ating manual rain gauge. Ngayon, ito na po ang nakolekta nating tubig mula 8 a.m. ng Monday hanggang 5 p.m. Ang tanong, saan po natin ito i-re-record? Kailangan natin ang rainfall data record sheet na matatagpuan sa website. All you have to do is to download and print this file. All you have to provide are the following information: the school name, the school's complete address, the school's GPS coordinates na matatagpuan sa inyong online registration, ang blog name at ang blog URL, ang pangalan ng inyong team advisor, at ang kanyang contact details na mobile number o kaya naman landline, kasama ang local number. Ngayon ay lilipat na po natin ang tubig na nakolekta mula 8 a.m. ng Monday hanggang 5 p.m. sa external measuring tube. Siguraduhin na lahat ng tubig ay naisalin. Pagkatapos, dapat ang measuring tube ay nasa flat na lugar bago ito sukatin. At bawat linya ay dapat bilangin hanggang sa kung saan umabot ang tubig sa graduation. So para sa tubig na nakolekta natin, ito ay nasa 58 millimeters. Kailangan po natin itong i-record sa day 1 ng 5 p.m. Yun po ang column B, 58 millimeters. Ito yon. Ngayon, ito naman ang nakolekta natin mula 5 p.m. ng Monday hanggang 8 a.m. ng Tuesday. Isalin natin ito sa external measuring tube at isukat kung ilan ang tubig na nakolekta. So para dito, meron tayong 14 millimeters ng tubig ulan. At isulat naman ito sa column C ng day 1. Siguraduhin po na ang nakolektang tubig mula 8 a.m. ng Monday hanggang 5 p.m. ay naitapon bago ibalik ang collecting tube sa rain gauge
para sa susunod na pagsusukat mula 5 PM ng Monday hanggang 8 AM ng Tuesday. Sa column D, pwede na nating i-compute ang total amount of rainfall in one day, that is for day 1, Monday. 58 millimeters plus 14 millimeters equals 72 millimeters of rainfall for day 1, Monday. At sa column E naman, lagyan ng remarks kung anong klaseng panahon meron at ilagay din ang date ng araw na yon for Monday. At sa column F naman, ay ilagay ang name at signature ng kung sino ang nagsukat ng amount of rainfall. Para naman sa panahon na kung saan walang tubig na nakolekta, lagyan nyo na lang po ng zero, o kaya naman kapag merong kakarampot na tubig na hindi masukat, lagyan lamang po ng trace o kaya letter T. At pagkatapos po ng isang linggo, kailangan din ilagay ng checker ang kanyang pangalan at ang kanyang signature kasama ang kanyang contact details at date kung kailan niya ito chinek, as well as the uploader's information. After 1 week, kailangan i-upload ang rainfall data bilang isang blog entry. Siguraduhin lamang po na na-compile ninyo ang lahat ng hard copy, pati na rin po ang inyong mga soft copy na nasa Excel format. So ang ibig sabihin nun, meron kayong tatlong copies ng inyong data. Ang hard copy, ang inyong soft copy na nasa Excel format, at ang data na nasa inyong blog. At dito po nagtatapos ang ating paggawa ng isang improvised manual rain gauge at ang reading, recording, and reporting of rainfall data. Again, I am Ian and welcome to Project Rain Gauge. Aasahan ko mga reports niyo ha!